Hello guys, for today's video, magduty muna tayo dito sa bridge as AB kasi mag-anchoring tayo. So, duty ko ay 12 to 4. Ayan. Kape-kapoy muna pampagising. So, nakikita nyo yan ay gyro repeater. Yan, sinisilip ko na yan. Kung may target tayo na bezel, gagamit tayo niya para makuha natin ng kanyang bearing or degrees. Kung increasing ba siya o decreasing, palapit ba sa'yo, palayo, o kung ano man, and then i-report natin yan sa officer. Gagamit din tayo ng binoculars so, or telescope o kung ano man ang gusto nang itaho yan. Ayan. Kung meron bang malapit sa atin, malayo sa atin, may dadaan, tatawid, at kung ano man. And then, i-report din natin yan sa ating officer on watch. Alright. So, chill-chill muna. Kape-kape. Ayan. So, papakita ko muna sa inyo ang view diyan sa harap ng ating barko. Kung tawagin na yung bow or forward of the vessel. Ayan. Namnamin muna natin ang ganda na ang ating forward. So, napakatahimik ang dagat. Wala siyang masyadong alon. Meron na tayong isla dyan or island. So welcome pala dito sa ating bansang South Africa. So pinipindot ko rin pala itong watch alarm system para hindi mag-alarm ang barko. Ibig sabihin ay mayroon tao sa bridge. Ayan. So inutusan tayo maglagay ng flag para pag nasa puerto na tayo, ready to hoist na siya. So, andito ako ngayon sa port side or pabor or left side ng barko. Sa wings yan, bridge wings kung tawagin. So, kung nakikita nyo, may hawak akong pulang flag. That means is Bravo. Ano ba ang Bravo? Nagkikiri kayo ng dangerous goods. In short, I have a carry dangerous goods. Ayan. Ano ba yung mga dangerous goods? Yan yung mga DG kung tawagin, mga explosive, yung mga classification ng IMDG. Yan ang kinikiri natin, kaya kailangan natin i-hoist yan. Ayan. Prepare lang muna natin kasi wala pa tayo sa puerto. So, preparation lang yan, tali lang natin yan. Make sure na maganda yung pagkatali para pag lumakas ang hangin ay hindi lipa rin yung ating flag. So ang susunod ay yellow. Ang yellow means my vessel is healthy and I request pre-patik. So, in short, quarantine. Alright. May sasampang quarantine. Mag-check sa inyo. Kailangan din i-hoist yan. Yan. So, prepare din natin yan. Same lang yung gagawin natin. Itatali lang natin and isisik yun. I-hoist na lang pag malapit na o nasa puerto na tayo. Or nasa island. So, yellow flag. Kung gusto mo matuto lahat ng mga flag na yan, meron yan sa International Code of Signal or International Flag Signal sa barko. Ando lahat ng kanyang information kung ano, para malaman mo kung ano yung hoist mo kung ikaw na ay AB or officer. Yan. So tali lang natin, secured ng maayos para hindi rin nalipa rin. Yan. So ang huli ay pilot flag or International Code of Signal hotel kung tawagin,
Ano ba ang pilot flag o hotel? Ang pilot flag ay ito ay kapitan din ng bansa ng pupuntahan natin. Silang nakakaalam, silang may knowledge kung nasan ang shallow water, or basta yung sila yung safest na person para may dikit yung barko nyo sa puerto. Kumbaga sila rin ang piloto doon sa aeroplano. Example lang yan. Yan, sila rin yung hinahayar ng barko para mapadikit, para safe ang barko natin dumikit sa kanilang puerto. Yan. Pilot flag hotel. I required a pilot kung ang kanyang meaning. So ganun din pag sumampa siya, i-hoist din natin yan. Yan. Huwag kalimutan i-hoist ang lahat ng flag. Yan ang regulation natin. Kasi malaking multa yan kung hindi mo na-hoist yan, or hindi magkakargo operation ng isang lugar kung hindi na-hoist yan. So andito naman tayo sa right side or starboard or stribor ng barko. So nakikita nyo ang hawak ko ngayon ay country flag. So representative or represent ng country yan. Yan ang country flag, kung saan pupunta kayo sa isang country, kailangan yung i-hoist ang kanilang flag. Kaya tinawag siyang counter flag. Yan. Gumamit tayo ng gloves. Medyo marumarumi na rin ang ating halyard para din natin, para din madumihan ang ating mga kamay. Alright. Ganon din yan ang proseso. O ganon din. Pag nasa puerto na tayo o malapit na sa puerto, kailangan din natin i-hoist yan. Yan. So secure din natin. Yan. Yan. Itong pag lalagay natin ng flag, standard to. I mean, ito yung mga ginagawa ng mga seaman pag malapit na sa puerto o mag-aangkoring at kung ano man. Yan. Yan, tali lang natin ng maayos. Inulit lang natin para sure na hindi dili pa rin. Yan, okay na yan. So ang susunod natin na flag ay ship flag. Ito naman ang representative ng o represent ng ating barkong flag. So nakikita nyo ay CMA. So CMA din ang ilalagay natin. Yan ang ship flag naman. Sa ibang barko ay hindi naman na kailangan yan. Depende sa barkong pupuntahan nyo kung kailangan pa ba ng ship's flag o hindi na. So additional lang naman yan. Ayan. Make sure na yung pangalan ay nasa taas, or ibig sabihin ay tama yung paglagay nyo. Ayan. Pero kasing flag na mamaya na baligtad nyo ay hindi pwede yun. Multa rin yun. So make sure na tama yung paglalagay nyo ng flag. Yan. Secure din natin para hindi hanginin. Yan. So ready na yan. Pasok na tayo, tinawag na tayo.
flex ko lang din pala ito. Ito ang ating steering wheel. Yan, yan, dyan tayo magtitimon, dyan tayo magdadrive pag may order na. Yan. So ayan na nga, hinutusan na nga tayo tuloy. Magdadrive na tayo or magtitimon na tayo. So magantay lang tayo ng order. Kung may order, i-report natin and then execute. And then sabihin ulit sa official, ibig sabihin na-acknowledge muna. So yun lang, yan ang trabaho natin as AV. Kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to subscribe, like and share. Ingat mga kabaro, tandaan, iba ang may alam. Ang buhay ay weather warrior lang. See ya!